Awit, mga awit, 46. Buksan po ang inyong mga Bible sa awit, 46 or Psalms chapter 46. Buong Psalms chapter 46 po, basahin natin. Ako lang po ang magbabasa at makinig po at pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Alam ko may mensahe na pinararating sa atin ng Diyos. May mahalagang bagay na nais ipaunawa sa atin ng Panginoon sa nangyayari ngayon. Ang sabi po ng awit 46 sa Bibliyang Tagalog, sa talatang isa, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay manglaglipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at magbagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasiya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Talatang 5, ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya'y hindi makikilos, tutulungan siya ng Diyos ng maaga. Talatang 6, ang mga bansa ay nangagkagulo, ang mga kaharian ay nangagkilos, inihiyaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Talatang 7, ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Talatang 8, kaya pa rito inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Gusto ko pong titigan nyo at inyong pong sulatan ang talatang 8. Kaya pa rito inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung ano ang mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. Kaniyang pinagpaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Sa talatang 10, o kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ay Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, dalangin ko po ang mapabalayang pagkilos mo ngayon. Ang aking mga kapatid ay nasa kanya-kanyang tahanan, pero hindi ito naging hadlang, Panginoon, upang kami ay tumawag at sumamba sa iyo. Dalangin ko po, Diyos, ang iyong pagkilos. Ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay mangusap sa aming mga puso. Kanya pong paglinawin ang aming mga isip. Maging ang aming mga mata na makita po namin, O Diyos, ano ang layunin mo sa mga nangyayari ngayon. Ang buong mundo, Panginoon, ay tunay po na nagsasakripisyo at nakakaranas, Panginoon, ng isang kagibang-gimbal na pangyayari. Binabalot po ngayon ng takot ang bawat puso ng tao. At higit sa lahat, Panginoon, nawa ang bagay na ito ay maging daan upang ang tao'y tumingala muli sa langit at makita nila ang Diyos. At makita nila ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Na ang tao nga naman, Panginoon, ay wala magagawa na kung wala ka. Kaya, Panginoon, lalo mong pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Lalo mo, O Diyos, patatagin ang aming pananalig sa iyong mga salita. At higit sa lahat, lalo po naming hanapin ang iyong mukha sa araw-araw. Na ang tanging pag-asa ng mundo ay nasa sa iyo lamang, O Diyos. At ang daan upang makita ang pag-asa nito ay sa mga mananampalataya tulad namin. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa kani-kaniyang tahanan. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, pero batid mo, Panginoon, ang mga kapatirang ito. Maging sa mga ibang bansa, inyo po silang ingatan at ilayo sa karamdamang ito, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo ang pananambahang ito. Pagpalain mo ang pag-aaral ng salita mo, O Diyos,
na tubibo sa puso namin ang mensahe ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Okay, paki sa lahat po, sa live na lang po sila tayo manood, mag-check ng attendance yung iba po. Mga nakapag-check na po, pwede na po kayong mag-out para po yung iba ay hindi makapasok. Para makapasok yung iba. Ano po? Ayan. Sige po mga kapatid, magandang umaga po. Manood na lang po kayo sa live at maganda po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay naaangkop sa nangyayari sa ating kapaligiran. Update lang po, ang COVID-19 ay hindi basta-basta matatapos. Bagamat maganda na maaga ho tayong nag-response, ang ating Pangulong Digong ay maagang nag-response sa COVID-19. Ang goal po ng kanilang ginawa ay to flatten the curve. Ibig sabihin nito, mas komonte ang taong maapektuhan at magkakaroon ng karamdaman ng COVID-19. Huwag tayong matulad sa Italy, nang Italy po ay binaliwala ang balita at naging daan po ito ng mas malubhang karamdaman sa marami. Ngayon po ang London, ang Amerika ay dumadanas din po ng ganun ding pangyayari. At dalangin natin na huwag na po mangyari yan sa Pilipinas. Mas nakakatakot po na tayo ay lumala pang mabuti. Ano po? Pero maganda po ang binasa nating mga talata mula sa Biblia ng Awit 46. May ilang mga bagay po ako na nais nyo rito tingnan at atin po itong makita. Ang motibo ng Diyos. Una, ang talata pong ito ay ang Psalms 46 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng matatag na pananampalataya patungkol sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa talatang isa, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Handang saklolo sa kabagabagan. Totoo po yan, mga kapatid. Tunay po na lagi kong sinasabi paulit-ulit sa Biblia, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kahit anong pilit natin na ipakita na tayo ay malakas, na tayo ay matatag, na tayo ay kaya natin. Masarap pakinggan na sinasabi ng marami, kaya natin to. Paglalabanan natin ng COVID-19. Masarap pakinggan dahil ito ay naglalagay ng pag-asa sa puso. Pero alam natin kapatid ang katotohanan na sinabi ng Biblia, kung wala ako, wala kayo magagawa. Sa tingin ko, ang nais ipakita sa atin ng Diyos ay isa lang. Kailangan natin siya. Kahit anong pilit nating sabihin na mapaglalagpasan po natin ito, ito po ay biyaya lamang ng Diyos kung mapaglalagpasan natin ito. Naalala ko ang huling mensahe ko noong nakaraan linggo nang sabihin ko ay sinong magsasabi sa atin na hindi tayo maapektuhan ngayon? Wala. Kung loloobin ng Diyos na tayo ay maging mensahe ng COVID-19, marami ho ang namatay na. Kung isa tayo sa mapabibilang mga namatay, ang hiling ko lang sa Panginoon, payagan niya na maging ang kamatayan ay para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Yung nais ng Diyos ay makita natin na kailangan natin siya. Yan yung mensahe na nakikita ko ngayon na ipinapakita ng Diyos sa lahat ng tao. Kailangan natin siya. Singa ng Biblia, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Handang saklolo sa kabagabagan. Handa siyang tumulong. Handa siyang duminig na dalangin ng kanyang mga anak. Gabi-gabi ang aking panalangin, sabi ko, Panginoon, alam ko magtatayo ka ng isang Joseph. Nung mga ilangan ng Israel sa kanilang kahirapan, sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagkaalipin, pinalaya mo sila sa pamamagitan ng isang Joseph. Alam ko magtatayo ka uli ng isang arko. Noong panahong ginuno mo ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ay nagtayo ka ng isang Noah para gumawa ng arko
ang dalangin ko sa Panginoon ay ganun din. Na sana ang Diyos ay magtayo ng isang Jose o tumawag ng isang Noah sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang Diyos pa rin ang ating pag-asa. Maganda yung sinabi niya, siya'y handang saklolo sa lahat ng kabagabagan. Ang Diyos po ay may kahandaang tumulong kung tayo ay may kahandaang lumapit at magtiwala sa Kanya. Kaya nga po yung Kanyang sinabi sa talatang 2 ng awit 46, kaya hindi tayo matatakot. Bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay manglipat sa kagitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong, at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay manganguga dahil sa unos niyaon. Sa makatuwid mga kapatid, itong maganda sa ating mga mananampalataya, may pag-asa tayo sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Ang puso natin ay lagi nakatuon sa mukha ng Diyos na kahit ano ang nangyayari sa mundo, merong Diyos na umahawak at kumukontrol sa lahat ng bagay. Napakasarap damahin dahil ang mga Kristiyano ay laging may pag-asa. Laging may pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ito ay isang napakagandang pagkakataon sa Diyos na makilala na siya. Gamitin natin ang pangyayaring ito para makilala ng tao na kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa pare-pareho. Ang dalangin ko po ay maging daan ito na ang Diyos ay maitaas lalo. Nung panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, na kung saan si King Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang malaking ribulto gawa sa ginto, at kanyang inutusan ng lahat ng tao ng panahong yun ay sumamba doon sa ginawa niyang ribultong ginto. At ang kanyang sinabi, ang sino man ang hindi lumuhod ay ibubulid sa hurno at papatayin. Ito ay isang naging napakalaking hamon sa tatlong kabataan, kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. Pero kinakailangan ng tatlong ito ay manindigan sa katotohanan. Kailangan ng tatlong ito ay magkaroon ng matatag at matapang na pananampalataya na handang ibigay ang kanilang mga sarili para lang mapatunayan na ang Diyos ni King Nebuchadnezzar ay hindi totoong Diyos. Kaya nung tumunog na ang pakakak at ang lahat ay nagsiluhod, subalit ang tatlong batang ito ay nanatiling nakatayo. Nagpakita na hindi sila sasamba sa ginawang Diyos-Diyosan ni King Nebuchadnezzar. Binigyan ng pagkakataon na lumuhod pero hindi pa rin. Pero kinakailangang mangyari. Ibinulid yung tatlo, inihulog sa hurno. At ito ay isang naging napakagandang pagkakataon para makilala ang Diyos. Bagamat nakakahindik na kwento, bagamat nakakatakot, pero ang wakas nito ay napakaganda dahil dito ay nasabi ni King Nebuchadnezzar na ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay totoong Diyos. At walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Diyos lamang ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ang pangyayaring yaon ay naging daan para makilala ang Diyos. Ang pangyayaring yon ay naging daan para maihayag ang kapurihan ng Diyos. Dalangin ko na sa pagkakataong ito, ganun din ang mangyari. Nawa, lalong manindigan ng mga Kristiyano. Itong paraan nito ay isang paraan ng paninindigan na alam natin ang Linggo ay sa Diyos. Sawa, na maramdaman na natin mga mananampalataya na kapag ibinalik muli ng Diyos yung laya natin sa pagsamba, ay higit natin itong bibigyan ng kahalagahan. Ipakikita natin sa Panginoon na mahalaga ang araw ng Linggo. Kapatid, this is maybe a wake-up call sa lahat ng mga mananampalataya ngayon. Bakit po? Alam natin ang sabi ng Bible, siya lang ang ating tulong na malalapitan. Siya lang yung makakatulong sa atin. So ipakita natin na walang mas mahalagang bagay sa mundong ito kundi ang Diyos.
walang mas mahalagang bagay sa mundong ito kundi ang ating pananampalataya. Mas mahalaga pa to sa pera. Hindi kung magkano yung kinikita natin dito, hindi kung magkano yung halaga. Nais ng Diyos na pagpalain tayo. Pero mangyayari lamang yung pagpapala na yan kapag natutunan na natin ang salitang katapatan. Nais ng Diyos na itaas tayo. Nais ng Diyos na gamitin tayong patotoo ng kanyang pagpapala. Pero yung mga bagay na yan ay mangyayari lamang kapag nagawa na natin yung sinatawag nating paglilingkod at katapatan sa Diyos. So yung kahandaan natin sa pagpapala at yung kahandaan natin sa biyaya ng Diyos ay naroroon sa katapatan natin. So payagan po natin mga kapatid na ang mensahe ng mga pangyayaring ito ay maglagay sa puso natin ng pagpapahalaga sa Diyos. Lalong-lalo sa ating pananampalataya. So ang sabi ng Bible, handa siyang tumulong. Ang Diyos ay ang ating ampunan at kalakasan. Siya yung biyaya, siya ang saklolo sa lahat ng ating kabagabagan. Sabi ng Bible, sa talatang 8 ng Psalms chapter 46, welcome kay Brother Barney, nakita ko siya. Ate Dina, God bless you po. Si Ninang Nene Kailaw, salamat po at naririyang kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Bible sa talatang 8 ng Psalms chapter 46, kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Now I want you to understand na ang pangyayaring ito ay may kapahintulutan ng Diyos. Ang COVID-19 o ang isang virus ay pinayagan ng Diyos na manggulo at magbigay ng karamdaman. Ang isang malungkot na realidad ay napakaraming tao na po ang namamatay dahil lamang sa epidemyang ito. Ito ay bagay na sana ay hindi nangyari. Alam ko po may malaking bahagi tayong mga Kristiyano sa pangyayaring ito. Dahil ang sabi ng Bible, we are the salt of the earth. Tayo ang nagpe-preserve sa mundo kung kaya ito hindi napapahamak. Tayo ang nagiging ilaw ng mundo kapag sila ay nadidiliman. Sa tingin ko po mga kapatid, ang ilaw ay unti-unting dumidilim. At ang asin ay nawawala na ng alat. At tayo po yon. Masyado na humababaw ang paninindigan na napakaraming mananampalataya ngayon. Masyado na pong malabo ang liwanag na ibinibigay ng maraming Kristiyano ngayon sa kanilang nilalakaran. Isa na po itong tanda na ang mundo ay unti-unti na muling dumidilim. Isa na po itong tanda mga kapatid na ang ating mga paninindigan sa ating pananampalataya ay unti-unti bumababaw. Kapatid, ang sabi ng Bible, inyong masdan ang gawa ng Panginoon. Ito ay dalawang mensahe yung naisipakita nito sa atin. Una, ang takot. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Nakakatakot na ang buhay ng tao sa isang idlap pwede itong mawala sa napakaraming kaparaanan. Pwede itong kunin ng Diyos. Kahit sabihin mo, ikaw malakas, wala kang karamdaman, at may pangarap ka pang mabuhay na matagal, anumang oras, anumang sandali, anumang pagkakataon, pwede itong mawala sa iyo. Kaya tama nang sinabi ng Bible, ano ang maipagmamalaki natin? Huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang mangyayari ngayon. Maliwanag. Nais lang ng Diyos na ipakita sa atin ngayon ano ang kaya niyang gawin. Nawa ito ay maglagay ng takot sa puso nating mga mananampalataya. Una, dahil ang Diyos ay marunong magmahal, pero marunong din namang magalit. Ang isang realidad, ang Diyos natin ay matuwid na Diyos. Nagbibigay ng parusa sa nagkakasala,
at nagbibigay ng pagpapala sa nagtatapat. Nawa makita natin na ang Diyos ay hindi mapagbiro sa mga mananampalataya na minsay malamig, minsay mainit. Nawa mapukaw na tayo sa pagkakataong ito. Mahamon, una, pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang, ihingi natin ang tawad sa Diyos. Pangalawa, manumbalik na tayo sa Panginoon at sa katapatan. Huwag na nating hintayin pa na maging huli na ang lahat sa pagsisisi. Bagamat pinagsisihan na natin ng pagkakamali, subalit nagbunga na ito ng hindi maganda. Mga kapatid, sabi ng Bible, kayo'y parito inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Titigan po natin. Manood po kayo ng balita araw-araw at tingnan nyo ano ang nangyayari sa buong mundo. Mga kapatid, namnamin ninyo at maglagay nawa ng kilabot sa katawan natin yung mga nangyayaring ito. Napanood ko sa Italy ang isang doktor na nagmamakaawa, humihingi na ng tulong dahil they are working round the clock. At lahat sila, kulang na sila sa mga gamit, kulang na sila sa mga ospital. Sa dami ng namamatay sa Italy, sa isang araw lamang, may namatay na 500 COVID-19 victims just in 24 hours. Isang kakilakilabot na realidad na nangyayari sa mundo ngayon. At huwag nating isipin na hindi mangyayari sa amin yan. Baka isang araw tayo na uli ang nasa balita. Tayo na rin ang pinapanood ng mundo. Tayo na rin ay isang halimbawa sa kung ano ang nangyayari ngayon. Tama ang Bible, masdan mo. Talatang 8, kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Nawa, maglagay ito sa atin ng takot kung ano ang kayang gawin ng ating Diyos. Tayo mga mananampalataya, hindi tayo excuse. Huwag nating isipin, Kristiyano ako, hindi mangyayari sa akin ito. Hindi lingid sa inyong lahat, mga kapatid, ng aking trabaho, kahit po ako ay naandito lamang sa bahay, araw-araw sumasagot po ako ng tawag. Meron po akong phone health coaching. Dami kong tanong sa sarili ko. Ang daming mga Kristiyano na tinatanong ko sa sarili ko, Panginoon, bakit niyo ho pinayagan mangyari ito sa iyong mga anak? May isang babae umiiyak sa akin, ooperahan ang kanyang mukha, tatanggalin ang isang kanyang mata. Nagmamakaawa, nananalangin na sana huwag itong mangyari. Tinatanong ako kung dapat ba niyang ipatanggal ang mata niya. At ang sabi ng doktor, pag hindi tinanggal ang mata niya, mamamatay siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kundi isang malaking tanong at sinatanong ko, Panginoon, bakit niyo po ito pinapayagan? Bakit ang isang anak mo, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, na alam kong naglilingkod sa iyo, alam ko na ang puso sa iyo ay maglingkod, nangyayari itong mga bagay na ganito? Mahirap ipaliwanag, mahirap unawain, pero nangyayari. Isang malaking tanong, kamakailan lamang ang isang Kristiyano matapat na namatay sa cancer, sa breast cancer? Nagtatanong ako, tinatanong ko ang Diyos bakit? Bagamat alam ko na ang Diyos ay hindi nagkakamali, bagamat alam ko na ang Diyos ay tama ang kanyang desisyon, hindi ko lang ito maunawaan bilang isang tao, bilang isang pastor, bilang isang lingkod ng Diyos. Marami akong tanong. Ito'y nagpapakita lamang na ako ay isang limitadong tao. Hindi lahat ng tanong may sagot, hindi lahat ng pangyayari may pangunawa, pero isang bagay po ang isang realidad na tanggap ko. Kahit tayong mga mananampalataya, kahit tayong mga anak ng Diyos, nangyayari sa atin ang mga bagay na ito. Isang bagay lamang na gusto kong maunawaan nating lahat. Kung pinayagan ng Diyos, dapat maluwalhati ang Diyos.
Kung ang kamatayan natin ay siyang magiging daan para maitaas ang pangalan ng Diyos, wala na tayong magagawa. Payagan natin na ang ating kamatayan ay magtaas ng pangalan ng Diyos. So tama ang Bible. Inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin sa mga, kung tinignan natin ito sa mga negatibong perspective, tingnan natin sa mga positibong perspective. Tingnan po natin yung ano pa, ano naman ang kayang gawin ng Diyos kung tayo ay kanyang pagpapalain. Anong biyaya ang kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak? No, nais ko rin pong makita po ninyo ito. Bakit po? Dahil ang nakikita po natin sa mga nangyayari ngayon ay puro negatibo. Pag nanonood ako ng balita, nakikita ko kung gaano nakarami ang namatay sa COVID-19. At ang mga sinasabi ng mga tinatawag nilang eksperto sa larangan ng medisina, iisa ang kanilang mga sinasabi, iisa ang mga letra o tema ng kanilang mga sinasabi. Ano yon? Matagal pa itong matatapos. They are just trying to flatten the curve, ibig sabihin na huwag itong mas maraming maapektuhan. Kanya nga lamang, kung inyong madidinig sa balita, araw-araw, tumataas na po ang bilang ng mga taong naapektuhan. Maging ang mga tao ng mga namamatay ay pataas na ng pataas ang bilang. Lalo itong naglalagay ng takot sa puso. Pero gusto ko makita din po natin yung ano naman ang kayang gawin ng Diyos ngayon kung tayo ay pagpapalain niya. Ano naman ang biyaya na kaya naman niyang ibigay sa mga nagtatapat? Pagbulay-bulayan po natin mga kapatid, maging hamon sa iyo to. Ang isang pinakamalaking hamon sa maraming Kristiyano, pera. Okay? Bakit ko sinabi yan? Dahil marami sa atin ang pinakamabigat na excuse kung bakit wala tayo sa church, trabaho. Ako bilang tao, naiintindihan ko yan. Alam ko ang kahalagahan at pangangailangan ng pera. Hindi kita marahil huhusgahan at sasabihin ko sa iyo na ikaw ay nagkamali. Bagamat alam kong mali yan, pero para sa akin at sabihin ko yan, ay mabigat. Pero nawa mga kapatid, makita mo din na paano naman kung manampalataya ako sa Diyos at ipakita ako sa Diyos na uunahin ko siya. Ano naman pangako mayroon na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Alam natin ang Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi ng Bible, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Alam natin ang sinabi ng Bible sa Psalms. Magalak ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Napakaraming mananampalataya na ngayon po ay patotoo na ng Diyos ng pagpapala na ang kanilang katapatan, ang kanilang paninindigan, ang kanilang buhay ay isa na pong malaking hamon ng biyaya ng Diyos. Yun po yung aking dalangin na ang lahat tayong mga taga Filion Baptist Church ay hindi maging hamon na kung ano ang parusa na kayang ibigay ng Diyos. Bagkos maging hamon tayo na kung anong biyaya ang kayang ibigay ng Diyos kapag nagtapat tayo sa Kanya. Ito po ay laging dalangin ko, lagi kong hinihiling, lagi kong sinasabi, hangad ko ang buong Filion Baptist Church member ay maging patotoo ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, hamon sa atin ng Diyos sa talatang 8 ng awit 46. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. Anong bagay at papano po unti-unting nadudurog, unti-unting nawawasak ang pamilya, ang magkakaibigan,
sa pamamagitan lamang po ng isang napakaliit na virus. Isang realidad. Nawa, makita po natin ang ginawa ng Diyos. Sa talatang siyam, kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Ito po'y nagpakita ng kawalang pag-asa ng mundo na kahit anong pilit nilang labanan, ito'y nagpapakita ng kanilang kahinaan, ito'y nagpapakita ng kanilang kawalang pag-asa. Napakaliit na virus, COVID-19. Pinangalan ng COVID-19. Pero hanggang sa ngayon, hindi maunawaan ng tao. Wala po silang sapat na kaalaman patungkol sa virus na ito. Saan ang galing? Paano nagkaroon ng tao? Paano ito naihahawa? Paano ito mapupuksa at paano ito malalabanan? Wala pong alam. At isang nakakahindik ngayong balita, nailabas na po ito sa medical journal, na may isang mataas na posibilidad na ang COVID-19 virus ay airborne. Ibig sabihin, na iahahawa na siya sa pamamagitan ng hangin lamang. Bagamat ipinaliwanag ito sa hospital ambience, ibig sabihin ito, sa loob ng ospital, kaya nang tumigil ang virus sa loob ng isang araw hanggang tatlong araw na nasa hangin. At naihahawa na ito sa pamamagitan ng paglanghap lamang. Mayroon na pong ebidensya. Bagamat itong bagay na ito ay hindi pa sinasabi sa paligid, ito ay sinasabi lamang sa loob ng ospital kasi naroroon lagi ang mga may virus. Kaya po hindi safety ngayon ang nasa ospital ka. Pero isang bagay lalo na ito naglalagay ng takot sa atin. Bakit? The virus is very contagious. Although the mortality rate is low, but if you can think of around millions of people will be infected, to think of the 2% of millions, hundreds of thousands na rin po. At yun ang bagay na nakakatakot. At ang sabi rito, lahat ng pwedeng gawin ng tao, mawawala ng kabuluhan. Yung galing ng mga eksperto, yung talino ng mga eksperto, yung pilit nilang kontrahin at labanan nito, maliban pahintulutan ng Diyos na bigyan ng karunungan ng isang individual upang bigyan ng lunas ang sakit na ito, ang lahat ng kayang gawin ng tao ay mawawalan ng kabuluhan. Isang malinaw at isang matatag na katotohanan, maliban pahintulutan ng Diyos. Kaya sabi, kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa, kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat, kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. At malinaw po yung mensahe sa talatang 10. At ito po ay aking pinagbubulay-bulayan at aking pong dinadama ang nais. Ang buong chapter po ng Psalms 46, basahin po natin ng paulit-ulit. Damahin natin ang mensahe ng Diyos. Hindi ho matatapos ang trahedya, ang pangyayaring ito, malibang tapusin ng Diyos. Alam po natin yan. Kahit anong pilit ng taong labanan, kahit anong pilit ng taong tuklasin, ang tao po ay may limitasyon. Pero ako naniniwala, gaya ng laging sinasabi ko sa inyo, sa panahon ngayon, magtatayo ang Diyos ng panibagong Joseph. At yung kinakailangan, tatawag siya ng panibagong Noah para magtayo ng arko. Okay? At itong sabi ng Bible, sa talatang 10, kayo ay magsitigil
at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ito po yung kabuuan. Ito po yung nais ng Diyos. God wants to be lifted up. God wants to be glorified. God wants to be recognized. He wants to be understood kung ano ang nais ng Diyos. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Mga kapatid, kahit kayo nasa inyo-inyong mga tahanan, magbulay-bulay po kayo. Magising kayo sa katotohanan na ang lahat ng nangyayaring ito, pangalan lang dapat ng Diyos ang maitataas. Nawa ang pangyayaring ngayon ito ay maglagay sa atin ng pagsisisi sa lahat ng ating mga pagkakasala. Nawa ang mga sitwasyong natin ngayon ang maglagay sa atin, mga kapatid, ng pagsisisi sa lahat ng ating pagkukulang. Nawa ang pangyayaring ito ay maglagay sa atin ng takot na kahit tayo mga anak niya, na kahit tayo yung mga mananampalataya na, ang Diyos ay marunong magparusa sa kanyang anak na hindi nagtatapat. Marunong magparusa sa kanyang anak na nabubuhay sa kasalanan. Nawa, maunawaan natin. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Ako ang Diyos. Gagawin ng Diyos anuman ang gusto niya sa lupa. Gagawin ng Diyos anuman ang nais niyang mangyari. At wala tayong magagawa ron. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, sino ako? Sabi ng Bible sa aklat ng awit, Lord, help me number my days. Maintindihan natin. Be still and know that I am God. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Alam ko ang wakas ng lahat ng ito. Kung hanggang kailan ito matatapos, walang makapagsasabi. Kung hanggang kailan tayo ganitong mananambahan, walang makapagsasabi. Pero isang realidad na gusto ko tanggapin ng lahat ng mga kapatiran ngayon. Ang wakas ng lahat ng ito, pangalan pa rin ng Diyos ang siyang maitataas. Ang wakas ng lahat ng ito, ang Diyos pa rin ang siyang mapapapurihan. Sinabi ng Bible yan, mabubunyi ang kanyang pangalan sa lupa. God will do wonders that a man cannot understand. God will show His work in a way that people will not expect. At maitataas ang pangalan ng Diyos. Sabi sa talatang 11, ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kung bibigyan pa tayo ng Diyos na ikalawang pagkakataon na tayo ay makalagpas sa lahat ng pagsubok na ito, na hindi tayo nabilang sa alaala ng mga nabiktima ng COVID-19, nawa, mas matatag na tayo sa ating pananampalataya, mas matapat tayo ngayon sa ating paglilingkod. Lahat ng mga mananampalataya, nawa maging wake-up call sa ating lahat ito. Magkaroon kayo ngayon ng matatag na paninindigan sa araw ng Linggo. Ipakita natin sa Diyos na Siya ang nagpapala sa atin. Hindi ko inaalis sa iyo ang takot na kapag umabsent ka sa trabaho mo ng Sunday, mawawalan ka ng trabaho. Pero dalangin ko na magkaroon ka ngayon ng matatag na pananampalataya sa Diyos. At panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos na hindi kanya pababayaan. Mga kapatid, hamon to. Dahil napakarami ng Kristiyano ngayon ang nagpawala ng halaga sa araw ng Linggo. Marami na mga Kristiyano ngayon na naging mababaw na ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At ang pinakamalungkot, mababaw na rin ang kanilang conviction sa mga kasalanan. Maraming Kristiyano ngayon na unti-unti na pong umaalis sa paninindigan ng Biblia at kumakapit na po sila ngayon, mga kapatid, sa mga pananaw na mga di mananampalataya.
Nawa, magising na tayo sa katotohanan. Kung papayagan ng Diyos, nawakasan na po ang nangyayari sa mundo ngayon. At isa tayo sa mga taong magpapatuloy ng buhay sa lupa. Nawa, mas matatag, mas matapat, at mas matapang na tayo na manindigan sa Diyos. Sa lahat ng Kristiyano, nawa maging hamon sa ating lahat ito. Ang sabi ng Bible, masdan mo ang gawa ng Diyos. Alam ko mga kapatid, natakot na tayo. Hindi mo kilala ang kalaban, nakikipag-usap ka sa isang tao na nagtatanong ka sa isip mo, infected na kaya ang taong ito. Dati nanonood lang tayo ng horror movies. Nagjo-joke pa nga ako, ang wakas ng lahat ng ito ay parang Train to Busan. Ng mga infected, gagalaw na parang zombies na hinahabol tayo. Nakakatuwa dahil pinapanood lang natin yan sa sinihan. Napapanood lang natin yan. Pero parang realidad na siya ngayon. Nagiging paranoia ang lahat ng tao. Na lahat ng makakasalubong mo ngayon, ang tingin mo zombie. Ang tingin mo carrier. Ang tingin mo sa kanila, may virus na gumagalaw sa loob ng katawan nila. Nakakatuwang kwento. Pero alam ko, hindi man natin alam sa ngayon kung ano ang wakas, alam ko magwawakas. Dahil hindi naman sinabi ng Bible na ganito ang wakas ng mundo. Bagamat hindi napasama ito sa propesiya, pero alam ko hindi sa ganitong paraan magwawakas ang mundo. Pero kung papayagan ng Diyos sa susunod, pagwakas ng lahat, lahat ng Kristiyano, nawa nagbago na ang pagtingin natin sa pananampalataya. Naging mas matatag na tayo. Sa lahat ng members ng Philean Baptist Church, huwag kayong mabuhay na parang ordinaryong tao lamang. Dahil kayo ay hindi ordinaryong tao. Kayo ay mga anak ng Diyos, kayo ay mga mananampalataya, ang kailangan nyo lamang manindigan, ang kailangan nyo lamang magtapat, ang kailangan nyo lamang manghawakan sa pangako ng Diyos na handa nyong ipatunay at handa nyong ipakita sa lahat na walang pinakamahalaga sa mundong ito, kundi ang pananampalataya mo kay Kristo. Tumulad tayo kay Shadrach, Meshach at Abednego, na kahit kamatayan ang resulta ng kanilang paninindigan sa Diyos, hindi sila lumuhod. Tumulad tayo kay Noah, na kahit hindi biro ang gumawa ng arko, walo lamang sila, pero itinayo pa rin ang arko. Tumulad tayo mga kapatid kay Joseph, na kahit ipinagkanulo ng pamilya, naging daan nito para gamitin siya ng Diyos. Ito yung ganitong mga pangyayari sa mundong ito. I know this is a call for faithfulness, a call for service, a call for dedication. I remember saying this last week, don't be a part of a problem, be part of a solution. Hanga ako sa ating mga doktor, sa ating mga nurses. Alam nila, buhay nila ang nakataya rito. Sa Italy, more than 20 doctors died of COVID-19. They have fulfilled their calling. Yung ibang mga nurses at ibang mga retired doctor, they go back to their work. Ang isang ini-interview na retired nurse, ang sabi niya, this is my calling. So naniniwala siya na ang pagiging nurse calling niya. Hindi ho Kristiyano yan, hindi ho mananampalataya yan, tao po yan. Alam natin mga kapatid ang calling natin bilang mga Kristiyano. We are called to become a witness for God. Sa pagkakataong ito, nawa ang maramdaman natin, this is now my calling. Makita ng mundo kung sino ang Diyos at ano ang Diyos. Well, salamat po, nawa naging hamon sa ating lahat. Gamitin ang pagkakataon na magbulay-bulay tuwing manonood ng television. Sabi ng Bible, masdan mo ang gawa ng Panginoon. Maglagay ng takot sa puso natin.
pero maglagay din ng pag-asa na alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tuwing makikita natin habang dumadami ang bilang ng mga namamatay, nawa, pukawin tayo nito na mga taong yun ay hindi ligtas, ang mga taong yun ay hindi nakakilala kay Kristo, magsipag tayo at maging masigasig tayo ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod. Lalong magpagamit sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, at sa wakas ng mensahe, gusto ko basahin niyo muli ang Psalms chapter 46, paulit-ulit. Damahin niyo ang nais iparating ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa talatang 11, ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Salamat sa Panginoon. Alam natin, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam natin, pagpapalain tayo ng Diyos kung magtatapat tayo sa Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin, tayo po'y lumapit sa Diyos. Panginoon, salamat po. Kahit nasa saan ang aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan, makita po nila, Panginoon, ang mensahe sa mga nangyayaring ito sa mundo. Kung bakit kami ngayon ay nag-worship na lamang sa online, pero nawa naglagay ito ng pananabik sa puso namin na matapos na ang lahat upang malaya muli kaming makapanambahan sa iyo. Panginoon, tuwing manonood kami ng balita at nakikita po namin, Panginoon, ang nangyayari sa buong mundo, nawa lalo ito maglagay ng takot sa puso namin kung anong kayang gawin ng aming Diyos. Lord, kung babalikan namin ang kwento ni Noah, na kung saan ay nalipo lang lahat ng tao maliban sa pamilya ni Noah, ay isang kahindik-hindik na kwento, Panginoon. Subalit, yun ay nababasa lamang namin sa Biblia. Ito ngayon, no, Diyos, ay nararanasan ng buong mundo. At nakikita namin kung ano ang kaya mong gawin. Nawa, Panginoon, maglagay ito sa puso namin ng takot, at lalo itong maglagay, Panginoon, sa puso namin ng pagtatapat sa iyo. Napakapalad namin dahil nakilala ka namin bilang aming Diyos at aming tagapagligtas. Nawa, seryosohin namin, Panginoon, ang sitwasyon ngayon. Na lalo kaming magtatapat kapag natapos na po ang lahat ng pagsubok na ito. Napagtagumpayan na po ng mundo, Panginoon, o pinahintulutan mo nang tapusin o wakasan ang mga pagsubok na ito, o Diyos. Nawa, lalo itong maglagay ng tapang, ng katapatan, at lalo pang paglilingkod sa puso ng iyong mga anak. Panginoong Jesus, nainawaan na po namin ang mensahe mo. Ikaw ang Diyos at maitataas ang pangalan mo sa mundo. At kami ang gagamitin mong instrumento upang ganapin ito, o Diyos, na ipagsigawan po namin ang iyong pagka-Diyos at ang mensahe ng kaligtasan sa mundo, o Diyos. Salamat po. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak saan man sila naroroon. Ingatan mo lahat. Walang maapektuhan ng COVID-19 sa mga Kristiyano, o Diyos. Lalong-lalo tigit sa mga pastor. Wala pong tao na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na magiging bahagi ng kwento o ng mensahe ng paghihirap na ito, o Diyos. Bagkos ang iyong mga anak ay maging hamon at patotoo ng katapatan, ng pagpapala at pag-iingat mo, o Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin dinadakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong kapatid, manatili kung nasa saan kayo, sundin ang gobyerno, ginagawa po nila ito para sa atin. Kapatid, hindi natin alam ni hindi natin kilala ang kalaban. At tanging pag-iingat lamang ang ating magagawa. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.